Magandang tanghali guys. Ngayon naman guys, ang pinaka-content natin dito sa channel natin, kukuwento ko nung tungkol dun sa karanasan ko kung bakit ako maaga nag-abroad at kung paano ako maaga nag-abroad. Yun naman ay kukuwento ko sa inyo mga guys. Mapulutan naman ng mga inspirasyon kung sakaling may makapanood dito mga kabataan. Guys, yung kwento ko guys, yung tungkol naman sa pamilya namin na dumating kami sa barrio nito. Mismong barrio nito dumating kami dito 1976. Na guys, yung kumpleto kami ng gamit, natatandaan ko yan. Kasi guys, nung mga panahon na yun, second year high school na ako guys. Doon kami pumunta sa bahay ng chewing ko, kapatid na matanda ng mother ko, mula Olongga po. Yung isang truck na gamit. Kasi maganda trabaho ng father ko, nasa military siya guys noon. So, hindi ko alam na dishonorable discharge na pala siya guys, no? Kaya napilitan yung marami yung nakikialam ng buhay, no? Basta nakikita ko lang, lumating dyan, na kumpleto kami gamit guys. Sa loob guys ng 1976 na paninirahan namin sa bahay na yun guys, unti-unting binibenta ng father ko yung mga gamit. Natatandaan ko mula doon sa lamesang umiikot na maganda. Napunta sa chewing ko. Yung stereo niya na mahal niyang stereo na akay nung araw, mga turntable pa. Mahal na mahal niya kasi nakikita ko siya ng pagka nakakain sa Olongga po. Ibinenta niya dun sa isang may kayat sa barrio nito nung araw. Tapos guys, yung carpet sa bahay namin sa Olongga po nung araw. Na ibenta rin sa chewing ko, salasin na ibenta guys. Sambil din sabi guys, habang lumilipas yung panahon, hanggang sa naging third year kami, ganun, hanggang sa nag-fourth year kami, ganun. Hanggang sa tumating dyan yung chewing ko na kinukuha na guys yung bahay. So, ang ginawa namin, lumipat yung father ko dun sa bahay ng lola ko. Na luma, doon kami tumira. Sa kulungan ng baboy, natatanda ko pa kulungan ng baboy yun eh. Kasi nga siyempre, andun yung chewing ko, yung mga anak niya. So lumipas ang panahon habang nagpo-fortune ako, nagpagawa ng bahay yung chewing ko, kailangan naman namin umalis. So yung lumang bahay, binaklas, nakikita ko binabaklas nila kasi fortune na ako noon, binabaklas nila. Inilipat naman guys doon sa lupain ng pinsa ng lola ko. So naging katiwala father ko doon bilang isang magsasaka. Wala naman. Siyempre wala pang alam magulang ko sa ganung trabaho. So ang ginawa ng magulang ko, nag-trainee siya, nag-seminar siya ng mga tungkol sa pagsasaka. Nakikita ko siya naging pangulo siya ng samahang rayon sa barrio nito, hanggang sa yung bukid ng chewing ko na maiktare nung araw ay lola ko, pinsa ng lola ko, yun ang tatrabaho yung father ko hanggang sa gumraduate ako. Maybe nung gumraduate ako ng high school, alam ko na hindi ako makakapag-aral na kayang college, kaya sabi ng father ko, yun nga, hindi ako kayang pag-aralin, ayaw ako sa bukid guys. Noong araw, yung sa lumang ng bukid na inaasikaso ng father ko, sa bawat kilos namin may bayad naman, kaya na kami nagkakapera kapag nagpila-pila ko ang bayad, 15 pesos ang metro. Pag nagbomba ako ng bukid, may bayad na sa ano, ganun guys, sa ano guys, sa ano ang naging ano guys ng then guys, then hindi nga mapag-aral ng magulang ko, nag-training guys ako sa Manpower na kung saan Tesda ang pangalan ngayon guys. Doon guys sa Manpower nag-training ako ng 3 buwan nang makapasa kami. Na matapos kami, kinuha kami na EEI at nag-OJT kami sa malaki nilang shop sa Mandaluyong. Pagkatapos ng 6 months sa OJT, nangailangan ng 100 skilled worker ang Saudi Arabian project under EEI. Pinag-upgrade kami ng 3 buwan sa Marikina School of Arts and Trade. Libre sundo, libre bahay, etc. etc. Magandang kapalaran. Tapos nung makapasa kami ng second class, yung iba first class, tinan over kami sa overseas division na kung saan ang edad ko noon
19 na, 18 na, magna-19 yata ako nung magna-19. Ah, hindi, mag-18. Ay, 18 na. So, nung sinabi sa, na turnover kami sa HR, sabi sa amin ng HR, Mr. Miday, kailangan mag-provide ka rito ng birth certificate na 21 years old ka na. Pabago mo, o patulong ka sa magulang mo para pabago sa local civil registrar ng bayan nyo. No, kasi guys, ang local civil registrar na napagsisil guys nung guys ng proseso nung araw. So sabi ko sa mga kay mami, magulang ko, ma, dadala kami na sa Saudi, so kailangan ko ang birth certificate. Eh, pumunta ka sa kuya ano mo, ganun, sa munisipyo, si kuya ganun mo, paayos mo sa kanya. So pinuntahan ko ron, kinausap ko, sinabi naman sa akin na kaya niyang gawin. So nung araw din na yun, daladala ko yung aking birth certificate, yung mga seal kompleto na nakalagay dun, yung magiging 21 years old lang ako pagdating ng birthday ko. Eh nung inaayos ko yung papeles ko noon, June pa lang yata guys noon. So pagdating sa opisina, binigay ko dun sa HR namin na nag-aasikaso ng papeles ng mga trainee. Sabi niya, sige Miday, covers ano ka ngayon, yung fill up ka na dyan ng ano, ng standby pay, at bibigay ko sa inyo pagawa mi ID mo para mag-standby pay ka na. Processing na yung papeles mo, kami kukuha ng passport, kami kukuha ng lahat, wala kang kailangan, kayong gagastusin. Sige sir. So naging standby pay ako. Nung dumating na yung nung panahon na yung guys, magjo-June pa lang guys noon. So pagdating ng 21 years old ko, na process na yung papeles ko guys. At nung October 7, napaskil na yung pangalan ko na may visa na ako. So yun na simula guys ng magandang pangyayari guys noon, na pumunta kami dun sa nag-schedule ng flight na sinabing October 12 Miday, ngayong oras 11 pumunta ka dito, bibigyan ticket, may orientation, at October 12 11 PM under South Korean Airlines na ganoon ang flight nyo, at direct flight pupunta na kayo ng Saudi Arabia. So, madaling sabi guys, dumating kami ron ng ganong araw, batang-bata kami, ganon. Pinutokso kami ng mga tropa. Bakit yung napakabata namin guys. Noon kasi guys, madaling ayusin yung mga birth certificate. Saka kaya nga pala guys, nakikalimutan ikuwento guys, yung parang mga gamit namin na ibinenta ng namin dahil para masustentuhan yung pamilya guys. Yung pala ang isang tumatak sa isipan ko guys na ibabalik ko pag nakapagabit ako. Kasi naalala ko guys, yung namaya pa akong punsong kapatid ay nasa 3 years old pa lang guys, no, na iyak na iyak siya, nakikibanon na ka ng TV sa kapitbahay, buwat-buwat ko siya, matitin ko ng TV. Mga panahon ng guys na matatak sa isip ko na paano kaya mababalik ko, kaya magkaroon na kami sa Saudi nga guys, na kukunin ng Saudi yung ganong skill mananap sa training center. So tuloy-tuloy na guys, hindi ko na guys inano kung magkano sa akin, basta nasa isip ko makakalis, at natatak sa isip ko ibalik na guys yung nalabas. Basta ang isang taong ko sa Saudi guys, naibili ko na. Kasi nga pala guys, nung panahong umalis ako guys, yearly lang kasi yung kontrata namin, nung panahon na umalis ako guys, itong mamagulang ko, bumalik na rin ang ulongga po. Iniwan na nila itong bari na ito. So yun ang naging simula guys, na naging breadwinner ako ng pamilya. Naging breadwinner ako ng pamilya kasi yung panahon na nag-aaral elementary yung mga kapatid ko, high school yung... Bali ako tumayo yung breadwinner kasi wala naman trabaho si daddy. Yun na. Hanggang sa 7 taong ko sa Saudi, naging breadwinner ako. At sa loob guys ng 7 taong na yun, naibalik ko yung mga tayo na nakapag-abot naman yung kapatid kong nabili ko yung lupa nito sa Saudi. Nahulugan ko na unti-unti yung lupa ang kinatitiri ka namin ngayon, ng yung lupa nito.
hanggang sa yung kapatid ko nakapag-abroad noong 1986. At ako naman ay nandito sa Saudi. Nagtulong kami, nakombinasyon kami na maitayo guys yung bahay ng pamilya. Malaking bahay din, naitayo namin ang pamilya. At yun yung bahay, mga panahon na yun guys. Kaya ang ginawa ko habang ginagawa yung bahay, sabi ko, ma, mag-extend ako ng 8 buwan, sabay exit na. Sabay resign na sa kumpanya. Sige ka, sabi ng mami ko. So nung magawa na yung bahay na yung malaki niya, sabi niya, sige, sabi niya, mag-resign ka na dyan. So ang ginawa ko, punta agad ako sa opisina, nag-file na ako ng resignation. 1987, nag-file ako ng resignation, bali, pang-7 taon sa Saudi nun. Ayaw ang payagan ng manager, okay lang, nag-resign talaga ako. Boss, ang katuwiran ko, mag-aaral ako. Pero hindi, nung umuwi na ako dito, maganda na yung bahay, maayos na yung bahay, maganda na yung pamilya, maayos na, kompleto ng gamit. Sabi ko sa sarili ko, okay na ito. So, bumili ako na isang tricycle, nag-alaga ako ng baboy, namasada ako, hanggang sa doon ko nakilala yung asawa ko. Nagpakasal kami, nagpakasal kami. Nung ang anak ko eh, 1 taon, 2 taon, namamasada ako ng tricycle, nag-alaga ng baboy. Hindi kaya yung kinikita sa dalawang anak na ano. So, nag-decide na ako na umalis na uli sa Saudi. 1992, umalis na uli ako sa Saudi. At simula na 1992 na yun, huminto ako guys ng 2017. Yung 1992 na yun, nag-elementary anak ko, nag-high school, nag-college. Hinapan ko guys yan doon sa iba't ibang bansa. Sa Oman, sa Qatar, sa Taiwan, sa hindi na ako bumalik guys sa Saudi. No? Sa Oman, sa Qatar, Africa. Yan guys ang mga tinira ko ng mga na bansa sa foreign company. Kaya yun ang simula nung nag-ano ko. Talagang sakripisyo talaga guys. Talagang yung aking dedikasyon guys para sa pamilya ko guys, ang kasi apat sila na kailangan pagtapusin ng college. Hindi naman kasi basta-basta eskwela na pinag-aralan ng 3 babae sa Fatima University. Ang babae nang doon, ang babae nang ganito. Halos nung guys, hindi magkasa yung pera ko guys na sinasahod. Nag-lending pa ng misis ko para ano. Hanggang sa makatagpo ako na isang magandang kumpanya na isang magandang bansa, yung Uzbekistan, Russia, na kung doon kami sumahod ng maganda at na ipamili ko yung mga anak ko ng mga computer para sa pag-aaral nila hanggang sa yun. Nung makatapos yung anak ko ng unang anak ko na makatapos na ng nursing at pasado siya sa board exam, medyo lumag-lumag na guys ang buhay ko. Nasa Saudi pa kami, eh sa abroad pa ako nun. Nagkakatulong kami ng anak ko ng panganay ko, pinag-aaral niya yung pangalawa, pangatlo. Ganun guys, hanggang sa matapos na yung pangalawa. Ganun guys ang naging system. Habang lumalakad yung panahon, nakatatapos sila, sabi ko ng sarili ko. Sana naman matupad yung pangarap ko magkaroon ng sasakyan. So, nag-usap kami ng anak ng panganay. Kuluwa kami ng tulungan sa sasakyan ng mga panahon na yun. Tulong kami. Hanggang sa guys, nung matapos na yung sila ng matapos na silang apat ng pag-aaral ng kolehiyo, sabi sa akin ng panganay ko, ba't di ka nang pa mag-business, tutal tapos na kami. So mag-isip naman ako, wala akong pera eh. Sabi ko sa anak ko, sige, kaya ano siya, nag-invest siya rito, binabantayan sa akin yung negosyo nito guys. Hindi na talaga ako bumalik ng Saudi guys, tumigil akong walang kapera-pera guys. Basta ano ko lang, nakatapos sila, meron kami inuulugan sa sasakyan. Ito yung guys yung ano, nakapaayos ko yung bahay ko sa kabila. Sa kabilang ano, yun na lang guys ang naging. Ito nga guys, sa ngayon, ito na yung Juhay mga motorcycle parts na pinagkakabahalan ko. At ito nga, naging pa-vlog-vlog pa tayo guys sa mga ganito ano guys. Itong kasaysayan ko guys, yung kumbaga sa ano, yung talang buhay ko nito ay bilang isang OFW para sa pamilya ko. Kumbaga sa ano guys, naging sukli sa akin yung napagpatapos ko siya na apat sila.
Bakit wala akong kayamanan, pero nagpagtapos naman sila ng apat. Kumbaga sa ano, nabihisan ko na sila ng, ano, ng tools para lumaman sa panibagong yugto ng buhay nila, guys. Kaya guys, sana yung makakapanood dito, ano nung vlog ko nito, eh, hindi ano yung kahirapan, guys, para matupad natin yung mga pangarap natin. Lalo na kung maganda ang gobyerno natin, guys. Araw, maganda ang gobyerno natin, guys. Nag-aaral kami sa manpower, may allowance, may tirahan. Ngayon, binago lang nila ang pangalan, guys. Ginawa nila ng TESDA. Tinanggal nila yung mga... Ngayon, may bayad na, guys. Di ba? TESDA, may bayad. Kaya, guys, tutusin. Ayan. Ngayon, guys, kumakandidato yung BBM, guys. Ayan. Kung sakaling madala ng reliyon namin si BBM, siyempre, masigla ko yung buboto siya kasi isa rin sila sa dahilan. Si Amy Marcos, kabataan barangay chairman namin nun. Kasi yung may hawak ng mga project o magaganda nga siya. Kaya guys, hindi had lang ang kahirapan, guys. Basta mangarap ka lang, guys. Ako, guys, walang inabot ako ng walang kapera-pera. Magulang ko, pinili ko talaga makapag-aral. Magkaroon ka lang, guys, nung isang tools guy. Katulad niyan, guys, skilled workers ako. Pag nag OFW ka, guys, yun ang panlaban mo dun sa trabaho, guys. Yun, guys, ang ano, kailangan natin. Sa kaya nga nung matapos yung mana ko, mas maganda-ganda yung napag-aralan nila. Yan na kailangan lumayo sa bansa nila para kumita ng malaki at pagka naka-chempo ka. Maganda ang kumpanya rito. Maganda rin sa akin. Basta tapos ka, guys. Yun ang, guys, ang mga, ano, guys, mga, kung mga makakapanood, guys, ng aking kalambuhay nito. Sa ngayon, guys, ang mga susunod ko na mga ikukwento, guys, yung mga karanasan ko naman, kunyari, sa Saudi. Yung mga karanasan ko na sa 12 taon, guys, na napakarami mong karanasan. Nakakatuwa, nakakalungkot, nakakatawa. Yun ang mga ikukontent ko na lang, guys. Sa susunod na content ko naman, para sa may Qatar naman, 5 taon ako sa Qatar doon, maraming kwento din, guys, doon. Lalo na, guys, nasa Africa kami, napakaraming kwento. Kukontent ko na lang yung mga kwento ko unti-unti. Yung kwento, yung nandun ako sa Papua New Guinea, yung mga local doon. Marami, guys, sa Taiwan, nandun doon kami. May mga karanasan din kami, mga... Kasi paano, guys? Hanggang dito lang, guys. At sa susunod na pagkukwento ni Patang Sandstorm, guys, yung mga karanasan ng mga guys na nakakatuwang mga karanasan, ay patuloy na natin magsilbing inspirasyon, guys, sa ating mga guys. Paano, guys, hanggang sa muli, Batang Sandstorm, guys, susuporta tayo, guys, susuporta, hindi nyo, guys, na masabay na yung mga ano, guys. Sige, guys, bye bye, guys, i-upload ko na ito, guys, bye bye.